Nagtagumpay nga ang mag-ina sa kanilang plano na papirmahin itong si Duke RJ ng SPA. Ngunit kahit ganun pa man, hindi pa rin nagbabago ang tingin ni Duke RJ kay Moira. Dahil wala pa rin siyang tiwala dito at kinaiinisan pa rin niya ito at ayaw niyang siya ang mag-alaga dito. Mas gusto pa niyang si Zoe na lang kaysa kay Moira. Bilang dako, pinoproblema nila ang pagdating ni Annalyn dahil ayaw nila na magkita ang tunay na mag-ama dahil baka mabigo ang kanilang mga plano. Kaya naman, bago pa mahuli ang lahat, ay inaksyonan na nila agad. Inilipat nila si Doc RG sa bahay instead na nasa ospital. Tagumpay kaya sila Moira at Zoe sa kanilang mga plano at makuha kaya nila lahat ang gusto nila makuha kay Doc RJ. Ang banda naman, ito si Doc Benitez ay tila naiirita kay Doc Javier dahil nga sa kakaibang kinikilos nito at napaka-misteryoso ng kanyang mga tanong tungkol kay Annalyn dahil kine-question niya ang pagiging half-sister ni Zoe at ni Annalyn. Pinagtataka nga ni Doc Benitez kung bakit nila big deal sa kanya ang pagiging half-sister ng dalawang si Zoe at si Annalyn. Lingid sa kaalaman niya na alam na niya ang katotohanan dahil nung araw na nag-usap at nagtalo sila ni Zoe ay nakakubli itong si Doc Javier sa gilid at narinig niya lahat ng pag-uusap nila tungkol kay Zoe. Kaya naman pala, curious na curious itong si Doc Javier, lalo na nang makausap niya si Ma'am Giselle Tanyag nung magkasalubong sila sa may hallway. Ano kaya ang pinaplano ni Doc Javier? Siya kaya ang makakatulong kay Annalyn para malalaman ang katotohanan na siya ang tunay na Tanyag at hindi niya talaga kapatid si Zoe? Sana nga'y magkaroon na ng lakas ng loob na sabihin ni Doc Javier ang katotohanan tungkol kay Zoe at kay Doc Benitez at nang malaman na din ni Annalyn na siya lang ang tunay na anak ni Doc RJ para matigil na rin ang mga katarantaduhan na ginagawa ni Moira at ni Zoe. Kabilang banda, ito nga si Lynette ay nililigawan ni Doc Benitez. Pinibigyan nga ito ng bloklak, ngunit nakakapagtaka talaga kung bakit niya gagawin yun. Gayong itong si Lynette at Annalyn ay kalaban ang tingin at kakompetensya ni Zoe. Isang tanong pa rin ang nangingibabaw sa aking isipan kung bakit niya gagawin yun. Gayong alam niya na kalaban at kakompetensya ang tingin ni Zoe dito sa kanila. Mabawi lang kaya siya dahil sa mga ginagawa ni Zoe sa kanila? Guys, abangan natin ang mga kakaiba at misteryosong nagaganap sa abot kamay ang pangarap. Please don't forget to like and subscribe. Thank you!